What's up mga Tropics, magandang araw. So ngayon, may i-review na tayo na unit. So ito yung unit na i-review natin. Ayan. Orion Q Ultra by Lost Wave. So siguro naman, alam niyo naman yung brand na Lost Wave. Kasi syempre, alas karamihan ng nilabas na brand ng Lost Wave is talagang panalo, especially yung mga DNA nila. So ito, simulan na natin pag-review na ito. Mga tropics, ang Orion Q Ultra. Ayan. So 40 watts 0.69 OLED display and RGB compatible na rin siya. Ayan. Ito siya. So ayan mga tropics, Q Ultra kit 0.6 mesh coil Ultra Boost 1 ohm MTL coil Type-C USB user manual tsaka warranty card. Okay, buksan na natin. Medyo matigas, ayan. So, ito yung manual niya. User manual. Ito yung unit. Ayan. So, leather. Silver leather siya. Black leather, yan. Display. So, ito yung mga kasama. Yung unit niya mismo. Ayan. May extrang... Ito yung MTL na OCC 1 ohm. Ayan. Type-C na rin siya. USB cord. Lanyard. Ayan. Then yung lanyard ano niya, holder, rubber holder. Ayan. Ibang kasama, yun lang ang kasama. So ngayon, check natin siya. Magin natin siya ng laman para makuha natin yung feedback. So ito siya mga tropics, yung unit. So pinagkaiba niya dun sa naunang mga Orion. So unang-una, lumaki siya. Mas malaki siya ngayon kumpara sa dati. Kasi medyo talagang malaki yung nilaki niya eh dun sa dati. Tingin ko, siguro kasi because of the chip. Yan, kasi syempre, nagkaroon na siya ng chip ngayon. May display na siya. Kaya kumain ng space. Then, pangalawa, kung makapansin nyo, mga tropics, yung quality ng frame niya, yung dati kasi Orion, ano eh, makikita mo yung pagka stainless talaga, diba? Pagka stainless ng frame niya. So, siya para siya naka-anodize. Ayan. Tsaka parang manipis yung frame na ginamit. Yan. Pero syempre, mas mura naman siya kumpara dun sa mga naunang Orion. Then, pangalawa, yung charging port niya, Type-C na. Yan. Then sa tank naman, so, mechanism yung tank, ganun pa rin pagbukas. So sa tank, yung laki ng tank, medyo lumaki ng konti. Kasi yung capacity pala ng tank nito mga tropics, 4 ml. So yung pinagkaiba nila, yung naka-OCC na siya ngayon. Dati kasi wearing cotton. So ngayon naka-OCC na siya. Then yung drip tip, same pa rin. Yung airflow control niya, mechanism, same pa rin. Kagaya pa rin nung dati.
Yung takip nung sa juice, lalagyan ng juice, same pa rin. Ayan. So, refillan natin siya. Ayan. So, bali gagawin natin, yung OCC muna syempre. Ayan, OCC importante. Papataan natin ng juice. Yung iba kasing pad kasi mga tropits, ano yung cartridge eh. So, pag cartridge kasi, yun, kung ano mapanood nyo yung nakaraang video ko, tinuro ko paano refillan yung cartridge para di agad masunog yung bulak. So sa kanya, pag OCC, babasain nyo muna yung pinakaloob, syempre. So water yung juice. Yan natin yung juice natin, gagamitin T-virus pa rin ng vapor line. Ayan. Pusa natin. Sa OCC naman, kita mo naman yung loob ng OCC kasi malaki naman yung butas niya. So, babasahin mo lang yung mga cotton paikot. Ayan. Then, saka mo isasalpak na dito sa may pinaka-ano niya, housing niya. Ayan, okay. Ayan. Then, refill natin yung juice. So, sa taas, ikot lang. So, mapapansin niyo mga tropis, may o-ring dun sa may pinaka-ano, takip. Importante huwag mawala yung o-ring kasi pag nawala tong o-ring, may tendency mag-leak na yung juice. Ayan. So, ganun pa rin mga tropis, huwag niyo pupunuin. Kailangan may, ano siya, may space. Ayan mga tropis, ah. Hindi ko pinuno yung juice. Kailangan may space. Yung disadvantage niya itong cartridge niya pag naputol to, pinaka-lock niya. Pag naputol siya, hindi siya kakakapit. Although mag-lock pa rin din sa may taas, pero maluwag na siya. Yung disadvantage niya. Ayan. Then syempre, 5 times click pag bubuksan. Standard. 1, 2, 3, 4, 5. Lost wave lumabas. So, naka 20 watts siya ngayon. Sa lasa, malasa talaga siya. So, halos lahat naman ang gawa ng Orion. Yan, mga version ng Orion. Talagang yung flavor niya talagang okay. Pero, ang ayoko lang sa kanya talaga yung sa airflow control niya. Although, meron siyang airflow control. Pero parang useless kahit ikut-ikutin mo. So, kahit isarado mo yung airflow control niya, yan, nasara natin yung airflow control. Hindi siya totally nag-tight. Konting-konti lang yung tight niya pag totally sinarado mo yung airflow control niya. Pero siguro, good siya dun sa mga cloud chaser na vapors. Yun, mara-recommend ko to. Okay to. Pero dun sa mga kagaya ko na talagang flavor ang hahanap, MTL, baka hindi nyo magustuhan. Pero dun sa mga naga-cloud chase, good to. Okay siya. Pero although kahit loose naman siya, yung flavor naman yan, talagang hindi nawawala. Talagang malasa naman. So yung mga tropis, meron siyang vent hole dito. So kung re-rate ko yung Q Ultra from 1 to 10, 7 siya sa akin. Kasi kaya 7 yung, which is yung airflow, yung pinaka-airflow niya control. Parang kahit isarado mo eh, talagang konting tight lang yung nangyayari. Sa puso bidang, pag sinarado mo airflow control, dapat talagang masikip.
pero loose pa rin siya. Then yung SRP nga pala ng ano ng Q Ultra is 25. Yan available na rin sa syempre Prime Vapers. PM niyo lang si Kim, yan, or yung page ng Prime Vapers, PM niyo lang. Available na yung Q Ultra, Orion Q Ultra sa kanila. Then sa Orion Q Ultra, meron na rin siyang upgrade, yung RBA na tinatawag natin. So ito yung RBA. Ayan, mga tropics. Ultra Boost. Ayan. RBA deck. So buksan natin pag tropics para makita nyo. Ito yung kasama niyang rebuildable na RDA. Tindik. Kasama na rin siya mga tropits, ano, cotton. Cotton tsaka pre-build na wire. May mga o-ring na rin nakasama. Ayan. In case na masira niyo yung o-ring, mawala niyo. May kasama siyang extra o-ring. Then may pre-build siya na dalawa. Dalawang pre-build ang kasama. Pansin ko dun sa RBA niya mga tropes. Same din nung laki ng butas nung ano eh, nung OCC sa baba, ayan. So siguro kahit naka RBA ka, medyo loose pa rin talaga siya. Pero tingin ko kung cloud chase, good siya. Okay siya. Kasamang RBA. Ayun mga tropics, yung Q Ultra, Orion Q Ultra by Lost Weight. So dun sa mga gustong bumili ng Orion, PM nyo lang si Kim Inerba, Prime Vapers, yan, shout out. And I think may dalawang colors ang available dun sa pagpipilian nyo. Yan, PM nyo lang siya. Yun lang mga tropics, bali yun yung review natin ng Q Ultra. So abangan na natin yung mga next review pa natin dun sa mga palabas na bagong mga pads, mga mods, mga unit. Yun. So marami salamat mga tropics. At para pa-subscribe na lang po and click yung notification bell para dun sa mga susunod na video natin, ma-update kayo. So, marami salamat mga tropics, kita-kits ulit. And God bless, salamat.